Department of Trade and Industry, Secretary Ramon Lopez, shared in a Pandesal forum at Kamuning Bakery nitong nagdaang linggo how consumers and farmers will benefit from the RA-11203 or the Rice Tariffication Act. Kasama rin sa Pandesal forum sina NEDA Assistant Secretary Mercedita Sombilla at si Mr. Wilson Lee Flores as the moderator. So in fact, sa akin po, meron akong personal na projection dito na kung maging effective itong support sa farmers, sigurado baka dumaki pa more than 95% pa. Dalaki yung production yield natin, productivity ng farm, mas yayaman ng mga farmers, marakikita nila kasi mababa ang cost at yung presyo nila ay sapat na. Pero mas mababa ang cost, mas may income din na. Hopefully, ang local production hindi tamang 90 to 95. Who knows, it can even be 96-97%. Mas hilit na yung importation dahil makakalaban na yung ating mga farmers. Yun po yung inaasahan natin dito sa suporta. Kasi pag mura na yung cost ng farmer, mura na rin yung bigas locally, kaya na lumaban. Hindi na lalaki yung import. Actually, yung 12 pesos, Secretary, is average sa buong bansa. Meron talagang mga rice farms na mas mababa sa 12. Umaabot din ng mga 8, 9 pesos yon. So yun talaga ang kailangan natin din na talagang maging competitive. So yun ang average yun, national average yun. Yung 12 pesos. Cost of production yun, per kilogram yun. Pero yun na nga, iba-ibang lugar, may mas mababa, may mas mataas. Despite the unfortunate February 6, 2018 fire, which burned down most of 80-year-old Kamuning Bakery Cafe, 他们终于在 2019年1月再次重新开业. They also hosted a non-partisan and tertulia-inspired Pandesal Forum with media and intellectuals as their humble CSR and civic project to help elevate public discourse on all issues and to uphold freedom of expression.